Inimbestigahan kung may pagpapabaya ang cat pound sa isang barangay sa Cavite kung saan may pusang kumain daw ng kapwa pusa. May report si Darlene Kai. Ay, Diyos ko Lord! Hindi na makatarungan yan! Karimari Mari mang dinatnan ni Yvette Mayo sa cat pound ng barangay San Jose sa Dasmariñas, Cavite. Ang dalawang pusa, halos kalansay na lang matapos kainin ng mga kapwa pusa. Patay na rin ng isa pang pusa. Ano may sakit na itong isa? Ang kanilang tubig ay punong-puno ng dumi. Ang pakay lang dapat ni Yvette noon, tumulong sa paghahanap ng nawawalang pusa ng kanyang kaibigan. Parang hindi na pumaalis sa isip ko yung mga buto. Kung kumakain na ng everyday, hindi kayang kakain ng dalawang cats. Nabutot balat na. Nakiusap siya sa barangay na kukunin ng mga pusa para dalhin sa shelter. Pero pinakawalan daw ang 20 pusa kinabukasan. Giit ng barangay, dalawang beses daw sa isang araw nilang pinakakain ng mga pusa. Posible raw na nag-away ang 3 pusa kaya namatay. Hindi naman po talaga namin mababantayan 24 oras. So pag nung napansin nila, pag pinapakain, nag-aaway-away yung mga pusa. Duda ang Philippine Animal Welfare Society. Pwede yung it's because of starvation, because wala nang ibang pagkain. Ang mga causes ng cannibalism, pwedeng stress-related yan o pwedeng may aggressive behavior, no? Hindi yan automatically na dahil nagugutom. Yung stress of confinement. Ininspeksyon na raw ng Dasmariñas City Veterinary Office ang cat pound. Hindi naman siya overcrowded yung kanyang impounding facility. Proper naman yung size ng cage. Iniimbestigahan nila kung nagpabaya ang barangay officials pati ang pagpapakawala sa mga pusa. We ask na temporarily i-hold muna niya yung kanyang impounding until maayos namin yung system niya. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.